Ratsyada na si Bea Alonso sa mga guesting niya sa mga show ng GMA7. Nag-guest na siya sa All Out Sunday at kamakailan ay sa Mars, na ang mga host ay sina Iya Villania at Camille Prats. At nitong October 15 ay nasa Bubblegum naman siya nakipagkulitan. At habang sinusulat ito, ang teaser pa lang ng Bubblegum ang napapanood ko na kinagigiliwan ng mga fans. Ang kulit kasi ng mga linya ni Bea na parang may pinapatutsahan talagang ex-jowa. Anyway, sa eksena kasi sa Bubblegum, tila inaalok siya ni Mikoy Morales ng Love Life Insurance at tila nakumbinsi nga si Bea na kumuha nito. Hindi ko naman maiwasan na magduda, niloko nga ako noon sa iyo ni Bea kay Mikoy. Sabi ng karakter ni Mikoy, yun nga raw ang specialty nila sa Love Insurance, lalo na sa mga may history sa pagtataksil. Gusto ko yan, gusto ko yan. Ang dami kong na-invest sa kanya, ang dami na naming oras na napagsamahan. Tapos syempre, ang dami ko ng namamahaling regalong na ibigay sa kanya. Tapos, aagawin lang siya ng iba? Sabi ni Bea na todo acting talaga. Kaloka! Pero syempre, script lang yan, skit lang yan, pero hindi rin may iwasan na i-connect sa tunay na buhay ni Bea o sa tunay na pinagdaanan niya. Kaloka, diba? Aliw rin ang guesting ni Bea sa Mars, lalo na yung mabilisang tanong at sagot. Tinanong si Bea kung sino ang mga ex-jowa niya na willing siyang makatrabaho muli. Depende kung sinong ex, sagot agad ni Bea at natutuwa naman siya sa kanyang pagsabi. Nag-iisip ang mga host kung sino-sino ba ang mga ex-boyfriend ni Bea. Kung si Sanjo Marudo, okay lang, hahaha, sabi ni Bea. Siguro alam mo ng mga tao, self-explanatory, depende talaga sa ex, saad pa ni Bea. Siyempre, si Gerald Anderson ang tinutukoy ni Bea na ayaw niyang makatrabaho. Pagdating naman sa jowa niya ngayon na si Dominic Roque, tinanong si Bea kung anong ugali nito ang pilit niyang inaaral tanggapin ngayon. Ang problema ko, hindi ako multitasker. So pag nagtatrabaho ako, nagtatrabaho lang ako. Sometimes I forget to, hindi ako ma-update na tao kasi siya ma-update na tao. So ito ang mga bagay na pinagtatalunan namin paminsan-minsan kasi it's very sweet like that. Wow, ang sarap naman ng problema ni Bea, ha?